Hindi may tatangging maraming pamayanan sa kanayunan ang lubos na nakinabang sa programa sa ilalim ng ELCAC na pabilis ang pagtugon sa hiling ng mga komunidad, partikular na ang mga pampublikong pasilidad na matagal na naipagkait sa kanila. Ngunit sa nalalapit na pagtatapos ng termino ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, malaking tanong ng karamihan, may pagpapatuloy pa ba ang nasimulang programang pangkapayapaan? Noong nakaraang taon, naging usap-usapan ng mga mababatas ang pagtapyas ng pondo para sa NTF-ELCAC. Mula sa proposed na 28.1 billion pesos na budget, bumaba sa 17.1 billion pesos ang naging alokasyon para sa Barangay Development Program, isang malaking programa sa ilalim ng NTF-ELCAC. Ayon kay National Security Advisor at NTF-ELCAC Chair Hermogenes Esperon Jr., mula sa 20 million pesos, magiging 12 million na lamang kada barangay ang ipamahagi ng task force sa mapipiling benepisyaryong komunidad. Una nang umani ng batikos ang naturang panukala, lalo na ang mga direktang natulungan ng programa na anila'y pinakamagandang naging programa ng pamahalaan kontra insurensiya. Ayon sa mga former rebels na aming nakapanayam, king pagbabago ang idinulot ng EO-70 at ELCAC. That would really affect, no, dun sa sustainment ng NTF-ELCAC on delivering services. Yun kasi yung wala nung nakaraang mga taon, nakaraang dekada, yung servisyo. No? Siguro napaka once in a blue moon nakita ng mga taga-bundok, no? Yung kanilang mayor, kahit sa kapital, hindi magaan nakakapunta sa mga malalayong city. No? Only in this time na may ganong uri ng convergence yung iba't ibang agency. Ngayon nakakita tayo ng isang gobernador na umaakit talaga ng mga maliliit na lugar, yung DA na kuno sa malalayong sitio, ganito ganyan, para mag-deliver ng services, yung services na wala nung mga nakaraan. And only in this time na na-realize na pag dahatid pala yung servisyo, hindi, kuryente, lupa, agricultural development, nawawala ng saysay yung propaganda ng NPA, nawawala ng buhay yung kanilang sinasabi sa mga tao. Kasi nagkakaroon lang ng value yung kanilang propaganda pag walang existence ng servisyo. Magandang gabi, Pilipinas!